Attorney! Kumusta? Ma'am! Naku! Tagal na. Mula nung huli tayong magkita. Panahon nung... Cost of the battle for Catherine. Yes. At yun din po ang isa sa mga dahilan kung bakit ako narito ngayon, ma'am. Oo, tapos na ang kaso, di ba? Nagdesisyon na ang korte sa amin si Catherine. Nag-apela ang kampo ni Isabel sa Supreme Court. At ngayon nga po, nagbaba na ng desisyon ng Korte Suprema. Desisyon? Kukunin na naman ni Isabel sa amin si Catherine? Hindi ho mapupunta si Catherine kay Isabel. Hayaan po muna ninyong ipaliwanag ko sa inyo. Yes, of course. Nagpapanik ako. After 7 years, eto na naman, buhay na naman ang kaso. Mama, tama-tama nandito ka na. May update daw si attorney tungkol dun sa custody case. Nag-file ng appeal 7 years ago ang kampo ni Isabel. At nag-desisyon ng korte na ibaba sa trial court at nitising muli ang custody battle for Catherine. Wala na bang katapusan yung custody battle na yan? Sumusunod lamang tayo sa legal procedure. Anyway, nasasaad din sa desisyon ng korte na kinakailangang mag-submit kayo ng panibagong ebidensya. At dahil na rin sa merong reklamo tungkol dun sa DNA sample ninyo, Mama Tilda, sa retrial, kinakailangan ng DNA sample mo, Scar. Para patunay, ikaw talaga ang kinanaman. Loray! Ano po yun, ma'am? Oh, nabubog si Scarlett. Kunin mo yung ating first aid kit. Dali. Medyo naman kasing kasong yan eh. Akala ko nabuo na sa hukay. Bakit ba kasi kailangan pa ng DNA sample na yan? Ako na nga'y nanay ni Catherine. At malinaw naman na si Isabel, surrogate lang siya. Mama, nasa atin na si Catherine. Kaya wala nang silbi ang DNA test na yan. Scarlett, sample lang naman ang DNA test. Pero mama, nagsasayang lang tayo ng oras dyan. Mas marami pa tayong bagay na dapat asikasuhin kaysa yung DNA test. Pwede naman tayong mag-file ng motion for reconsideration habang hindi pa final and executory ang desisyon. Ngayon, kung hindi magiging interesado ang kampo ni Isabel na litisin ang kaso, well, ibentahe para sa inyo dahil mananatili sa inyo si Catherine at kusang madidismiss ang kaso. Ay, attorney, ganun na nga lang ang gawin natin. Buti naman, mama, at nakita niyo rin yung point ko.